Hello, Taurus Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. I mean, for the week, no? First week ito ng January 2024. Paunang mensahe ninyo, Taurus, is number 23, all tied up, no? Ang iba sa inyo dito, nasa influence ng restrictive energy, no? Maaaring yan ay medyo, siguro may katagalan na din na sitwasyon ninyo, and it's about time na that you are going to break away from that situation, no? It's about time na that you're going to make a change sa inyong situation. We have number 23. Number 23 becomes 5, no? Because 2 plus 3 is 5, and 5 resonates with change. So definitely, kung ano man itong restrictive energy, you know, you're going to break away from that. Aalisan mo na, or iiwanan mo na ang sitwasyon na yan, and you are ready to be free. You are ready to free yourself. You're ready to liberate yourself from that restrictions, kung ano man yan, no? That could be siguro kinokontrol ka ng ibang tao, maaring other people are running your life, maaring ganon, maaring dinidiktahan ka ng ibang tao, or maaring nasa isa kang sitwasyon na parang you are left without any choice, no? Maaring ganon din ang sitwasyon. But, you know what? Whatever the case may be, Taurus, maglalakas ng loob ka na ngayon na umalis sa sitwasyon na yan. Parang you're going to realize that enough is enough. Tama na, no? You have, you will be realizing na you have all the power, no? Para naman na bawiin mo na din ang kapangyarihan mo over yourself. Or maaaring ang iba sa inyo dito mag-iisip siguro na it's about time na yung sarili nyo naman ang asikasuhin ninyo, sarili nyo naman ang ipaprioritize ninyo, no? So yun ang napipick up ko dyan for some of you. So what else? We have 44. Ayan. So this is synchronicity. We have double 4 dito, Taurus. And I suggest po na please look up for the meaning of number 44 po for more guidance. Okay? Thank you. Dito naman, as a woman holding a heart, parang ano dito, no? You are choosing love. No? You're choosing love. Kasi maaring meron kayo ditong hindi pagkakaintindihan with another person. Maaring kamag-anak ninyo yan, kapatid, maaring nanay, mga ganon, ano, or anyone in the family, no? Maaring sibling ninyo, ganon. Ang medyo may hindi kayo pagkakaintindihan in the past, but ngayon maaring natapos na, no? Parang nadumaan na kayo sa healing process, at ngayon parang handa na kayo na magbukas ng iyong puso, magbukas ng iyong sarili para sa pagpapatawad, no? So maaring ganun ang sitwasyon dito ng iba sa inyo, Taurus, no? Na you are ready to forgive, kaya maaring may magkaroon dito ng reconciliation, may mending na dito, no? Na mangyayari for some of you. So that's good. As you start the new year, no, parang papunta kayo sa magandang path, 'di ba? Magsisimula kayo on a good with a good start, kumbaga talaga. So we have number 28, victory. Very beautiful. Beautiful energy kasi you're going to be victorious sa ngayon. Kung ano man ang pinaglalaban ninyo, maaring ipapanalo ninyo 'yan. Kung ano man yung pinagsisikapan ninyo, pinagtatrabahuan ninyo, pinagtsatsagaan ninyo, no, pinagpupursigihan ninyo, you may claim your victory sa sitwasyon na yan around this time, Taurus, no? So, iba't ibang sitwasyon ang maaaring pagtagumpayan ninyo dito, Taurus, no? It depende sa inyong sitwasyon, but definitely, victory energy is in your horizon. Kaya kung ano man yung pinagsisikapan ninyo, that could be it, no? Na pagtatagumpayan ninyo. So, congrats. Parang yung effort ninyo dyan will be, it will pay off, no? So, we also have inner peace. Ayan, maybe this is what you need right now, no? Maybe ito yung kailangan ninyo ngayon. Maaring meron kayong mga internal conflict, or maaring nanggagaling kayo sa stressful situation, ano? At ngayon, hinahanap ninyo ang inner peace. You are seeking for
your own sanctuary, kumbaga inner sanctuary, maaring ganun. And it feels like to me that you are getting that. No, kaya nga siguro magkakaroon na kayo ng lugar para sa sarili ninyo para din sa pagpapatawad, no? Dahil alam ninyo, no, na sa puso ninyo na parang nalinis na ninyo, nakapag-declutter na kayo diyan siguro, no? Maybe mahahanap niyo talaga ang inner peace sa puso ninyo. Kaya nga makakapagpatawad na kayo, no? You are going to choose love around this time, no? So that's really beautiful. So we also have forgiveness. Ayan. Speaking of forgiveness, eto na siya. Handa na kayong magpatawad talaga sa ngayon. For others of you naman, Taurus, maybe you are the one, no? That, ano na, magdi-decision na din kayo na humingi ng kapatawaran. Maaring ikaw ay merong papatawarin, maari din naman na ikaw ay may hihingan din ng kapatawaran, ano? So, yun ang napipick up ko dito for some of you. Parang, ang nararamdaman ko dito is your heart is expanding, no? Is expanding kasi it's oozing with love and forgiveness sa ngayon and humility, no? Taurus, so napakaganda. So, we also have power. Ayan. You are going to be very victorious. Kaya naman, you know, you're going to be feeling like very powerful. No, very powerful kayo sa ngayon. Yun ang pakiramdam ninyo or mararamdaman ninyo because you are coming from success. You are coming from victory. At ngayon, parang you're going to be feeling very confident about yourself na kahit ano pa man ang dumating sa buhay ninyo, no, kakayanin ninyo, no, kahit ano pa man ang endeavor na maaaring harapin ninyo, you are going to claim your victory then, no, talagang ano na kayo, masyado na kayong seasoned, no, in life, parang ganon, kaya you are feeling very powerful. We have strength. Ayan. So this is what you really need, ano? At maaring dito sa pag break away ninyo from this all tied up energy, from restrictive energy, kinailangan ninyo dito ng iba yung inner strength and courage for you to be able to do that, no? Kaya maari talaga na yung strength ninyo will be activated sa ngayon, no? You talagang i-activate ninyo yan ay yung papalakasin ninyo ang inyong loob, no? Iiwanan nyo na ang fear, ang pag-procrastinate, ang inyong self-doubt or whatever feelings na along those lines, no? Tatanggalin nyo na yan sa sarili ninyo at pipiliin ninyo na maging matatag kayo because you know that is what you need, no? Around this time sa inyong mga sitwasyon. So, what else? We have Ace of Swords. Ayan. So, you will be shown the way. You will be shown the way. You will be given epiphanies. You will be given ideas, no? New ideas, new inspiration dito. Iilawan, no? Iilawan ng Divine Universe ang right path para sa'yo, para doon kayo tumungo, no? And maybe that is towards forgiveness. That is towards love, no? That is towards reconciliation, no? Maaring ganun ang ganap. Nanggagaling kayo dito sa isang chaotic situation, problematic or troublesome situation dito, no? But because of the epiphanies and new ideas, inspiration, intuitive messages na maaaring, you know, divine guidance na ipapadala sa inyo ng divine universe, you know, malilinawan talaga ang inyong kaisipan, luluwag ang inyong kalooban, no? At mapagtatagumpayan ninyo ang laban na yan sa buhay ninyo. At ayun, magiging maayos ang inyong mga relationship, magiging maayos ang inyong relasyon with someone na nagkaroon kayo ng hindi magandang sitwasyon in the past, nagkagalit, but ngayon, you know, you're ready to forgive, you are also ready to ask for forgiveness, yung ganun ba, no? And that is going to, ano, after that is going to open up a new opportunity for you to walk towards a different path sa ngayon. Mas maluwag na ang inyong pakiramdam, mas magaan na ang inyong pakiramdam, mas malinaw na, maluwag na din ang inyong kaisipan, no? So that's really beautiful. What else? We have Six of Wands, Victory Energy. Victory Energy, this is another Victory Energy. So, ang dami ninyong pagtatagumpayan dito. You are really going to
rise above your tribulations, no, dito Taurus, dahil na napakalakas, no, ng victory energies dito. Dalawa na ang card, magkalinya pa sila. So definitely sa hinabahaba man ng nilakbay ninyo sa buhay, no, naging magulo man ang buhay ninyo, naging magulo man ang inyong mga sitwasyon, ngayon dadating na din kayo sa point na magiging maayos na ang lahat. You will be able to rise above your situation and you are going to claim your victory sa buhay ninyo at magiging masaya na din kayo. Finally, no, maaayos na rin ang lahat-lahat sa buhay ninyo. So, good luck, and that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.